Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa 18th IGB Malaysian Chess Festival and syempre ang aaralin po natin today ay yung laro ko sa round number 6. Ayan, so kahapon po, rest day, kaya wala tayong video, pero kanina, katatapos lang, yung round number 6, ang kalaban ko po ay si International Master Rolando Nolte. Ayan, so isa po yung Pilipino, ano ho, at dati yung rating niya, naalala ko, umabot yan ng 2,500. So ito, isa sa mga veteran na International Master ng Pilipinas. So punta tayo sa ating laro, ako po white dito, black si I.M. Nolte. Ayan, so ito nag-start with knight f3. Knight f3 and nag-d5 siya. So actually ito po, medyo nakakagulat na tira kasi expected ko either mag c5 siya or mag na knight f6. Kasi yung mga previous games namin, ganyan. Pero ngayon nag-d5. So, ang kinalabasan, freestyle na lang kagad. Alam ko hindi niya opening yung d5 na yan eh. Sabi ko, okay. G3. And then, c6. Ayan. So, Slav setup. At, alam ko hindi niya opening Slav kasi parang ang pagkakilala ko kay I.M. Nolte, isang attacker, no? At lumabas Slav. So, parang sabi ko, okay to ah. Kunatan. Yan ang style ko. So, bishop g2, knight f6, castling, and then pagka bishop g4, nag c4 ako. So, ayan po, parang main line yan ng Slav, pero ang kinalabasan, parang London system, no? Na, kasi kung makikita nyo yung pawn formation, ganyan po ang pawn formation ng London system, ganito naman ang formation ng King's Indian Defense. So parang ako po yung itim pero merong extra tempo, ano. So nag d3, knight bd7 and then kinain ko na. So kain, kain and then knight c3. So ayan po ang idea kasi niyan, magbre-break tayo with e4 later on. Ayan, so bishop e7 develop lang h3. And ngayon, kumain na. So, apparently, mainline pa rin ho ito. Although, sabi ko dito, parang lumalama ako ng konti kasi meron na akong bishop pair. Ayan, so kain. Although, pagka umatras naman kasi, ang drawback naman yan, pag umatras yan dyan, bobombahin ko po yan mamaya eh. So, halimbawa, e4, pagkakain, castling, queen c2, ito matratrap yan, mag gg4 ako, tapos pwedeng knight d4 papuntang f5. So marami akong daanan, maraming idea na pwedeng gawin. Ayan, so dito, imbis na magpaganon siya, kinain niya na lang. So kain, castling, and then pagka e4, nag knight e5. So actually dito, meron na akong line na pwedeng itabla kaagad eh, no? Kung gusto kong tabla. So naisip ko to, kain. Malamang kakain siya. Ayan. So pagka ganyan ang ginawa ko linya, mauuwi agad sa draw. So maagang rest day sana. Kaso white kasi ako, tapos parang hawak ko yung bishop, pero sayang naman kung itatabla ko kaagad. So bishop e2 lang muna. Ayan, kunat. Bishop e2 para control yung dito. Ayan, hindi makakatalon basta-basta yung knight. So pagka bishop e2, d4, kain, and ngayon nag b5. So itong b5 hindi ko expect. Kasi marami na po akong experience sa ganitong linya. Ngayon ko lang nakita yung b5, so medyo nagulat ako dyan eh. No? So expected niya siguro mag-f4, kaso parang ginamitan ko lang ng reverse psychology. Pagka B5 kasi niya, parang gumamit siya ng mga 20 minutes. Ayan. So, sabi ko, pagka nag B5, alam ko, meron siyang pang counter sa F4, ano? At kung ano man yun, nagustuhan niya. Ayan. So, sabi ko, hindi ko muna ititira yan. Mamaya na yung F4 na yan. Mamaya.
Ano ba yung mga linya na nakita ko? Baka maka-check eh. Ganyan eh. Sabi ko, baka magulo to ah. Mapasok yung mga pyesa niya nang wala sa oras. Ayan. Magsisipasok. Tapos baka makatalon dito. Hindi ko na in-analyze yan masyado. Kasi nga, ang haba ng oras eh. Inubos niya yung oras niya dito eh. Kaya pagka B5 niya, queen C2 lang. Ayan. So, kunat lang. So, B4, ito yung expected. Knight A4. Queen D4. Ayan. Yan naman ang drawback ng queen C2. Nakita ko po yan. Kasi mahirap depensahan yung E4. Yun pala, ang tira, Bishop G5. Ano na ho ito ha? Engine analysis. Yan, ang laki na pala na laman ko. Bishop G5 lang pala, pin. Para hindi makain ito. So, pagka nag-knight G6, kain, and then, mapapa-atras yung queen. Rook AD1, queen E5, F4. Talagang sunod-sunod. Ang lakas talaga pagka engine eh. Kaso, hindi ko nakita yan. Ang nakita ko po, Bishop E3. Sabi ko, pawn sacrifice. Sacrifice na natin tong pawn. Kaso, meron akong bishop pair. Tapos, open position. Tapos, may weakness pa siya sa C6. Okay, so may compensation dito yung puti. Ayan. So, rook D8. King G2. Para pwede mag F4. Tapos, ito, nag-knight F6. Ayan. Hindi ko ini-expect. Ang expected ko dito is C5. Ayan, sabi ko, baka isosoli niya na yung pawn. Ah, may F3. Hindi pala pwede yung C5. Kasi pag kinain ko, yan ang mangyayari. Oh. Mauuwi sa tablahin. Ito po ang expected kong linya. Ay, hindi pala pwede yun. F6, tapos mas malakas kasi yung bishop kasi yung pawn nasa both sides ng board, no? Kaso, ang tinira niya, nag-knight F6. Ayan. Wait lang, ha? So, nag-knight F6. Of course, F4. Atras yung knight. Kain. Knight D5. Bishop G1. Knight 7 B6. Tama naman pala yung tira ko. Kain. Rook D1 ang tira. Ba't ba hindi ako nag-rook D1? Hindi ko na maalala eh. Rook C7 o Rook D1 ang tira. Ito yung critical eh. Kasi nung naalala ko sa game, pagkatira ko ng Bishop A6, nawala yung lamang. Nawala po yung lamang. So, ang tira pala, Rook C7. Kasi may counter eh. Nahihilo ko dito sa counter dito eh. So, Bishop F6. Bishop F3. Kaka-counter oh. Nahihilo ko dyan sa counter. Laki na lamang ko. Rook F2. Well, hindi ko po yan nakita. Tinira ko Bishop A6. Mali. Sabi ko na eh. Nawala yung lamang dito eh. Kasi pagka Bishop F6, hindi ko na makita yung tamang move. O, tama naman. Rook C7. Rook C7. Ayan. So, ang analysis ko, dapat kumain lang siya dito. Ito na yung critical position. Kasi kakainin ko na to. Kain. Pupunta ako dito. May tama yung F7. Tapos check. Magro-rook F2 ako. Kain. Rook F8. Ayan, sana ilalaroin namin. Parang matatied down siya dito forever. Pero hindi ko alam kung mananalo yan o hindi. Kasi stuck yung ano eh. Stuck yung rook niya eh. Tapos kikiliti-kilitiin ko lang muna sana eh. Kaso hindi yan ang ginawa. Nag-rook D2. Ito yung mali. Rook D2. Rook F2. Tapos kinain. Kasi malakas yung bishop kong ito eh. Ayan. So nakapag-bishop D3. With the idea of bishop C2. Papuntang B3. Tatamaan yung F7. Diyan na siya nagkaloko-loko. So rook D8. Bishop C2. Chumek. King F3. And then, nag
Bishop D4. Ayan. So ang ending, napunta sa equal pawns pero meron akong bishop na malakas. So pagkatama niyan dyan, sa pull yung F7. So nag G6, Bishop B3. Ayan, ito na siguro yung critical kasi ang analysis ko dito, Knight C4, mahirap pa eh. Kasi ang depensa niya, gaganon siya. Pag ganito ang depensa. Although may Rook D7 pala, mahirap na pala talaga, no? Kasi nag-Rook D3, dito na siya nayari. So, ganon. Kumain. Bishop F7. King F8. Bishop E6. Natrap yung knight. So, Rook A3. Kumain. Knight A4. King E5. Rook F3. Dito nahirapan pa ako. F5 lang pala ang tira. Sabi ko, pagka nag F5, Knight C5. Pagka-check, yun na pala ang tira dapat. Hindi ko napakita tong... Tinigil ko yung linya kasi sabi ko makakatakas yung king eh. Although winning pala dun. Kasi ang ginawa ko, nag-Rook F7, King E8, gumanon pa eh, humihirap pa eh. Knight C5, ganon. Check. King D6, Rook F4, Rook G6. Knight F2, H4, Knight D1, H5, Knight. Rook G8 na pala ang tira. Rook G8. Titira ko na yan eh. Kaso ang ginawa ko, Bishop B3. Umihirap pa eh. Check. King E5. Rook H4. H6. Knight C5. Bishop D5. At dito na blunder na. So siguro ito, matagal-tagal pa. Kaso pagka Knight D3, King D6, matchas kasi ang next tapos pupush yung pawn. Ayan. So unstoppable. Ayan. Kaso pagka gumanon, King D6, ito yung analysis ko. Rook D4, Rook F1 lang pala. Sugsuwang. Anyway, ayun po ang nangyari. Kasi pagka ganon, ayan. So, round number 6, pinalad na naman tayo. Bukas na round number 7, I think 9 o'clock po. So, sigurado ngayon, ano na yan, grandmaster na yung mga kalaban natin. Sana maganda ang results. Wala pa kasing pairing, no? Pero yung score ko kasi 5 points out of possible 6. So, medyo mataas yun. Kaya, grandmaster sigurado bukas. Kailangan makahold, lalo na itim ako. So, konting prayers lang po at sana maganda ang laro. Sana pala rin bukas. So, yan po ang ating game for today. At hopefully, na-enjoy nyo po itong aking analysis. Sana nanood kayo hanggang dulo. Ayan. So, this is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.